Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Russell Westbrook at Coach Vogel, inulan ng batikos. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So matapos kong ang umuwi galing sa aking appointment, nagbukas ako ng aking mga social media sites. At ang mga trending ay si Russell Westbrook at si Coach Frank Vogel. At trending nga sila hindi dahil sa magandang bagay, kundi dahil sa batikos at kutsa ng mga fans at ng haters. So ito nga ang blessing and curse kapag ikaw ay nasa Lakers. Sa dami ng kanilang mga fans, kapag maganda ang pinakita mo, kaya kanilang gawing number one trending sa buong mundo dahil sa maganda mong performance. Ngunit kaya ka din nga nilang ipatrending gamit ng kanilang matatalim na salita. So ano nga ba ang nangyari sa game kanina at natunaw ang 26-point lead ng Lakers? Una sa lahat ay bigyan muna natin ang mga bata ng OKC ng malaking credit, lalo na si Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey at Darius Bazley na pinangunahan ng comeback. So obviously, ang turnovers ng Lakers na naging malaking dahilan dito. Sa buong game ay 17 turnovers na nagawa nila at 10 dito ang nanggaling kay Russell Westbrook. Malaki ang naging parte ni Westbrook sa mga turnovers na ito. Ngunit hindi lang naman siya ang may kasalanan kung bakit napapadami ang kanyang turnovers. Dahil minsan nga ay hindi lang talaga expected ng teammates niya ang kanyang mga pasa. For the simple reason na hindi pa nila kabisado ang galaw ni Russ. Pangalawa ay ang kakulangan ng produksyon ni Carmelo Anthony. Ang kanyang bench scoring ay much needed sa team na ito, lalo na't wala ang mga player na tulad ni THT na kayang gumawa ng puntos para sa kanyang sarili. 1 of 8 lang nga si Melo kanina sa labas. Sunod naman ay ang kakulangan ng adjustment. Gumagawa na nga ng run ang OKC at tatawag ng timeout ang Lakers. At tama ito dahil mapuputol nga ang momentum ng OKC at pansamantalang tatahimik ang mga fans ito. Ganun pa man, hindi nga ito ang main purpose ng timeout. Ang totoong dahilan kung bakit tumatawag ng timeout ang isang team upang gumawa ng adjustment. Kung titingnan nyo mga kaibigan, gumawa ng run ng OKC gamit ang isang play lamang at yan nga ang paulit-ulit na pick and roll sa gitna. Bilang isang tao na ang trabaho ay literal na manood ng iba't ibang games araw-araw, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi sila gumawa ng adjustment at patuloy nilang sinusundan si Derek Favors sa taas na alam naman nating lahat na hindi ito pupukol ng 3 points. Paano naman kung shooter ang nagbigay ng screen? Eh di kailangan nga nila mag-switch. Ngunit kung tutusin ay nasa Lakers pa din ang advantage dahil pwede naman nilang iwanan si Derek Favors sa labas. Ngunit again, dinidikitan nila ito sa 3 points sa tila ba si Stephen Curry ito. At sa same play na ito, makikita mo na nga kung paano kinain ng OKC ang Lakers sa same play lamang. Mamimili na lang nga si Josh Giddey. Pwede siyang mag-lob pass kay Williams kung high flyer ito. At makikita din na buo ang focus ng Lakers kay Josh Giddey. Kaya naman malaki ang agwat ni Westbrook at Bradley sa mga shooters. So pwede niya nga itong ipasa dito o kaya naman tumapo ng floater. So ayun nga mga kaibigan, bukod sa pusong pinakita ng batang team ng OKC, ito ang mga main reason kung bakit natunaw ang kanilang 26-point lead. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ng notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!